nilabas na ng Bold Hole Bar Management ang mga CCTV footage na kuha sa loob at labas ng establishment bago maganap ang rambulan sa pagitan ni Aura Briguela at Mark Ravana. Naayon sa panig ni Aura ay nag-ugat-umano sa panghihipo ni Mark sa mga kaibigan niyang babae. Ayon naman kay Mark, nagalit si Aura sa kanya nang hindi niya ito pagbigyan na hubarin niya ang suot niyang t-shirt. Sinundan daw siya nito sa labas at kinumpronta na siyang umpisa ng kaguluhan. Nakakagulat ang makikitang mga ebidensya sa susunod na video na nakuna ng CCTV footage ng bar. At dito malalaman natin kung sino talaga ang nag-umpisa ng kaguluhan. Makikita sa mga inilabas na CCTV footage na sa umpisa ay magkakasama ang grupo ni Aura at grupo ni Mark na nagpa-party sa loob ng bar. At inuudyo ka ni na Aura si Mark na tanggalin ang suot nitong pantalon. Pero umakma lang si Mark na maghuhubad. Gayunpaman ay hindi niya ito itinuloy. Okay pa daw si na Aura at Mark noong mag-uuwian na ang lahat. Makikitang nag-holding hands pa sila at nagkukulitan pa. Pero nababadtrip pa rin daw si Aura dahil hanggang sa mag-uuwian na sila ay hindi pa rin daw siya pinagbibigyan ni Mark na ipakita ang katawan nito sa kanya. Sabi ng mga nasa paligid nila, maghubad ka na kasi pre para makauwi na tayo. Sa huli ay pumayag na din si Mark na hubarin ang t-shirt niya para makauwi na sila. Pero ang gusto daw ni Aura ay hubarin din ni Mark pati pantalon. Bad yung guy. Ang gusto kasi ng ni Aura is yung pantalon. Nang muling isuot ni Mark ang t-shirt ay makikitang nagalit na naman si Aura at hinatak-hatak siya pabalik sa loob. At sa lakas ng pagkakahatak ni Aura, doon na nga napunit yung t-shirt ni Mark. Sinta siya ng bouncer namin eh. Dito na magsisimula yung commotion dito sa loob. Nung papalis na yung mga lalaki. Sa balik tayo sa video 1. Pero eto ka, play mo na natin dito yan. Hinihatak na ni Aura yan. Tingnan yung closer. Hinahatak na ni Aura yan yung guy. Makikita naman dyan sa video kung paano hinatak ng guy. Nung pagbalik ng guy ng damit niya, palabas na sana siya. Ang problema, hinahatak siya ni Aura dito. Tingnan mo kung paano siya hinatak ni Aura. Yan o, hinila o. Tingnan mo sino una ng, kung paano hinatak ni Aura yung guy. Ayan. Ayan. O, natumba pa sila. Sobrang punit niya yung damit ng guy. Galit. Galit na galit si Aura. Hindi niya pinapalabas yung guy hanggat di naguhubad ng short. Ng pantalon. Makikita rin sa video na tinulak-pulak ulit ni Aura si Mark. Pero dumutensa lang ito at hindi naman pinapatulan si Aura. Itinaas na nga lang ni Mark yung mga kamay niya bilang pag-surrender. Pero tinulak-tulak pa rin siya ni Aura. Ito na si Aura dyan. Ayan. Inawat na siya ng bouncer namin eh. So dito parang nagtatawanan pa si yung guy, hindi pa inaano kasi nga akala na ano, pero naiinis na rin yung guy kay Aura kasi na masyado na physical yan, tutulak pa yan ulit. Focus mo dito. Tutulak pa yan ulit. Gusto na umuwi ng guy, actually. Gusto nilang umiwas talaga. You know? Nag-self-defense na yung lalaki. Tingnan mo, tunulak ba? Ngayon, inawat na siya ng bouncer namin. Pinalabas na yung guy. Itong mga bouncer namin, nag-responde agad. Sa huling parte ng video, ay makikita kung gaano naka-aggressive si Aura noong gabing iyon. Pilit pa rin niyang sinusundan si Mark kahit pinipigilan na siya ng mga bouncer ng bar at mga kaibigan niya. Sa mga sumunod na footage ay makikitang galit na galit si Aura pababa ng hagdan at nagwawala na gustong sundan si Mark sa labas. Ayon sa mga saksing empleyado ng bar ay hindi umano maawat si Aura ng mga bouncers dahil talagang nagwa-wild ito.
Marami din daw kasamang kaibigan si Aura na mga babae at lalaki na halos umabot sa bilang na 24, na ang iba ay nakisali rin umano sa naganap na rambulan. Sa huling parte ng video ay makikita kung gaano ka-aggressive si Aura noong gabing iyon. Pilit pa rin niyang sinusundan si Mark kahit pinipigilan na siya ng mga bouncers ng bar at mga kaibigan niya. Iginiit din ng Bolt Hall Bar employee na walang hipuan na nangyari noong gabing iyon. Galit lang talaga si Aura kay Mark dahil hindi siya napagbigyan nito sa gusto niya.